nagigets kita. Ang gusto mo sabihin dito is nagigridihan ka. Oo, nagigrid. Ako ha, kasi paano pa natin sasabihin kung ba't greedy ang isang lineup? Yung team pong ang dami niyong carry na kailangan ng damage kapag late game. So yun yung sa akin. Siguro kapag nagawa ng Onic Esports dito yung damage nila, makuha nila kagad ng early game, sure ball. Ito. Patay agad yung kalaban. Ang isa sa mga kailangan mo makita dito, Kuya Manjin, sige, is ano yung level dependencies. Level dependencies. Kung ano yung depend, kung saan sila dependent. Pwedeng level dependent, pwedeng gold dependent. Mm-hmm. Tapos, ang kailangan bantayan pa dyan is kung paano mo i-split up yung lanes mo. Kasi tatandaan natin, meron pa rin tayong tinatawag na lane economy. Aba! Map economy, kumbaga. Pinagsama mo na yung jungle, yung lane, at kung ano mang gold na pwede mo kunin sa may mapa. Aba! So, ang ibig mo sabihin dito, Batters, dapat yung Onic Indonesia, malaman nila paano yung tamang pag-balance nung ekonomiya nila. Oo. Kasi nga, marami silang carry dito. Kasi kapag hindi nila naayos yan, baka may chance na mag-split ng sobra yung gold sa iba't ibang tao na baka isang core item pa lang sila, nakatatlong core item na yung Onic kabila. Kasi mas centralized yung kanilang gold. Na-funnel nila lahat ng pera doon sa isang tao, which is na kay Lancelot lang, na kay Kyrie. Oo. So nako, tignan natin paano gagalaman yun ng Onic Pero, ID. Pero naniniwala naman ako, yung Onic ID, alam nila kung paano pagganahin to. Kasi hindi naman nila pipiliin tong ganitong lineup na hindi nila alam. Totoo. It's either that or napilitan lang talaga sila. Ayan ang, nakita mo yung mga dance moves. Oo, okay. Yung pabara-barang dance moves. Ay, grabe, shaken. Shaken and bigan ako, pero pinaulanan dito ni Hate and Lore. Makakuha ng knock-up dito. Here comes the Dragon Souls. That is a 1-for-1. That is a carry para sa support. Sans falling down. So, ibig sabihin yan, madedelay yung farm ni Sans dito even though lamang pa din ng 500 ang Onic ID. Ito na nga yung sinasabi natin, Manjin, ang bara-bara dance moves. Nabara-bara dance moves si ano doon, pre? Si Sans, no? Eh, alam mo naman kasi pag ayabusa ka, alam mo naman kasi pag Gushun ka, once na tumama na kasi yung power skill mo, minsan gusto mo nang pindutin yan eh. Oo, yung sword spike, kakaibang feeling yun Kasi splashy eh, kumbaga. Ang angas eh. Maangas game, pa Sans ka kumbaga eh. Okay. Oh. So ito na Kuya Manjin, dito na tayo nagkakaroon ng problema para sa Onic ID. Kumbaga, madami kayong damage dealer pero technically greedy kayo kasi wala din kayong control. Ay, parehas ang plano. Parehas ang plano. It's all about getting the bottom side. It's all about getting the top side. Pero alam mo kayo, Batters, sa tingin ko ilusyon lahat na nakikita natin para dito sa Onic ID dahil ang tunay na bida dito ay kundi si Brode. Si Kuya Brode, si Sasa, level 5 na siya ngayon. At tignan mo, halos lahat ng kayamanan ng energy shield ay nakuha nila ni Sans. Dito na pumapasok yung sinabi mo, kailangan nilang malaman kanino ibibigay. Yung pera, kumbaga sa palawagan, sino ang una sa sahod? Oh, sino ang una sa sahod? At kapag sumahod na, tatakbo ba siya? Oo, hindi na ba siya maguhulog? So, diba, ganun yun eh. May ganun sa palawagan eh. Diba? Oo, alam ko yun. Nagkaroon ako eh. Ang unang kailangan sumahod dito sa Onic ID, si Sasa. At ayun yung ginagawa nila. At kailangan ata iwasan ng Onic Philippines. Yung kailangan nila ma-realize na hindi si Sans ang tunay na kalaban. Oo. Nagtatago si Sans. Ako! Ayun na! Hinuli nila si Sasa! Nasa? Ay, ikaw pala una sa sahod ah! Ikaw pala una! Sahod! Sinahod, bro. Sinahod. Ay, pero eto na. Oh! Mainit ang dance floor ni Drea. Grabe yung mga dance moves. Grabe, baka dance moves. Yung classic, kumbaga, nag-Michael Jackson dito si Drian, tapos biglang sinagot naman ng Chris Brown ni Kyrie. Eh. Ganun yung galaw eh. Matanda mo, itong mga batang to, mahilig sila dun sa isang app, hindi ko sasabihin. The dance floor app, no? The dance floor app, tatandaan nyo yan. Oo. Batak tong mga to. Batak, lalo na yung Onic PH na yan. Oo, lalo na yan. Eto, si Jay, makikita dito ha. Alam mo, Thurs, eto na yung nangyaring laban natin, at parehas ang plano nang nangyari. It's a mirror match. Alam mo ba ano ko nasabi? Paano? Kasi parang parehas ang plano eh. Pipitasin natin yung carry dito. Tapos yung mga tank natin, yung Joed at saka yung Joe, maghahanap din ng mga space. Parehas yung ginagawa eh. Nakita mo kanina, nagkakitaan dun sa gitna? Oo. Oo. Hi, hello. Oo. Tapos na natapos yun. Natapos yun. Uy, pero may switching ha? Bakit nga ba may switch? Oy! Teka lang, bago natin pag-usapan yan. Oh! Oy! Pabara-barang dance moves! Wala na. Dito na magkakalabasan ng passants, Kuya Batters. Oo.
Biruin mo na flicker out ni Kuya Jay yun. Kumbaga, ang laban dito ng Onic PH, it's a battle of reflexes. Oo. Hindi sila pwede mahuli ng sword spike. Hindi talaga pwede. One way to counter the Gusion is timingan mo yung pasok ng sword spike by a flicker. At ngayon, si Razzy ang maiiwan dito makukuha yung turtle ngayon ng side ng Onic Philippines. Kyrie getting that, pero the kick will be real. Pero buhay pa rin si Glor dito, getting the life steal from the Dragon Souls and the Dragon Tail. Habang ngayon si Kyrie, masyado atang lumalim. Onic ID miscalculating their damage. And right now, mukhang nanganganib yung kanilang tower dito sa top lane. Glor surviving that potential death. Ngayon, dito natin nakikita kung ano yung sinasabi natin kanina, Manjin, na sobrahan sa core dito yung Onic ID. This is a legit strategy, pero ang mga legit strategy na ganito, it takes a lot of time to actually go online. It rhymes, pero totoo yun. Laging may oras ang ginagawa dito ng Onic ID. Kumbaga, laging may timer. At yun yung timer na ayaw abutin ng Onic PH. Kasi kapag tumunog na yung bell, yeah, Onic ID na ang mamamayagpag dito. Yeah, kumbaga kasi sa Onic PH, kompleto Ricardo yung sangkap nung balance, perfect balance, may go foods, may grow foods, saka may glow foods. Yung sa Onic ID, parang puro grow foods lang. Mga go foods to, go foods lang yan. Parang ganun. Kasi kung iisipin mo, ganun talaga eh. Pero kasi, ikaw na yung nagsabi, planado nila to eh. Kumbaga, sabi nila, pwede naman kasi namin gawin to, Kuya Batters, Kuya Manjin, kasi nga, pag dumating ang late game, babaragi namin kayo ng mga damage namin. Nakita mo si Sasa ngayon, nakakuha siya ng magandang kill. Oh, hindi ko nga alam na marunong pala sila mag-Tagalog. Yun yung sinabi nila sa'yo. Oo, yun yung sinabi nila. Pinatranslate ko lang sa kaibigan natin. Uy! Clear wave. Malinis. It's all about the clear... Malinis. Malinis yan, malinis. Pati si Razzy pala yung Joe, dance floor din. Oo, dance floor yan. Barang-barang na yan. Oo, ayan o, si... Sidlar. Ay, grabe yung mga senses ni Sidlar. Yung way of the dragon. Yung way of the dragon, pinakitaan ng totoong dragon. Laban dito with the Dragon Tail, Rance, Arasi, wala siya makukuhang kick dito, pero Flickeris! Para kay Yakno dito. Meanwhile, linabol pa nila si Drian. Si Mr. Dance Moves. Oh, Yakno! Wala na siyang flicker. Pero meron talaga ganun, may ganun kakaibigan eh, no? Yung Mr. Dance Moves. Huli ka! Ang ganda ng ultimate dito, coming in from hate, both of the teams, nagkakaroon lang ng mga kanya-kanyang pitas. 2-4-2 ang mangyayaring pitasan. Nagkakaroon din sila ng mga batters, eh, no? Yung binibate nila ang isa't isa. Parang actually, ang nangyari, mirror pa rin talaga kasi parang after the bait and after the kills na nakuha nila, nagre-reset lang yung laro eh. At alam mo yun, kumbaga, kung papasinin mo yung ekonomiya nila ngayon, yung mga gold nila, 22k pareho. So, ibig sabihin, mirror na. Mirror talaga. Ang mahirap kasi dito, batters, basing sa lineup ng dalawang kupunan, pauna na lang, dance moves talaga eh. Kumbaga, outplay eh. Kumbaga sa basketball, hindi puntos ang magpapanalo dito. Crossover. At tatandaan mo, kumbaga lahat sila dito, star player. So, ibig sabihin, kapag nakuha nila lahat ng farm na kailangan nila kunin, mahirapan yung Onic PHM. Kasi ang daming carry, ang daming damage. Totoo. Diba? Eto na, ang unang nahuli ng crossover ay si Hated dito, Razzy, with the Way of the Dragon, baiting out Jay and Kyrie para mag-initiate. Hindi basta-basta pumapasok ni Nasasa. Eto na naman yung pag-initiate ni Dlar. And look at that. Shadowblade Slaughter out para syempre kay Drian. Sans also nahihirapan din dito sa top lane. Again, ito yung mahirap sa lineup nila. Puro batters. Carries na naturally malalambot. Oo. So, ibig sabihin, mahuuli lang ng Breath of the Ocean ng dalawa dito, si Hate. Sabog. Pwedeng may ang laki ng chance na magkabigayan agad sila. Naku. Aray ko, babe. Aray. Shadow kill. Dumahan's floor.
Dumaan's floor, pero naku. Ito na si Mr. Dancer. Mr. Dancer, papasok dito. Drian, nandito na. Sword Spike. Shadowblade Summer. Isa pa, walang Sword Spike na follow-up habang sinarasin nandito. Naku, nilikuran si Kyrie. Pero sabi ni Kyrie, kala nyo naman, hindi ako sneaky. Sneaky din ako. Dashing out, dashing through the snow. Habang inabot na si Hated ngayon, hinabot nila si Marina. Oh! Aba, init. Init lang. Lagi mong tatandaan, Butters, huwag na huwag ka mag-abol ng sirena kapag nakita ka. Oo, narandaan mo. Hatak ka niyan. Kaso ang nangyari, nakuha dito ng Onic ID, Lord. Grabe yung nangyaring segue doon. Biglang liko doon sa Lord. Oo naman. Natandaan mo yung Onic dito. Yung Onic ID. Pareho pala silang Onic. Yung Onic ID dito, nakuha nila ng Lord. Napakagandang step yon para sa sila ang manalo dito sa game na to. Onic PH, I think they're more than capable of taking down that Lord. Oh. But Onic ID dito, ito yung opening na inaabangan nila kanina pa. Oo. That Lord take. Oo, kasi kanina, walang mga frontline para sa kanila. Anong gagawin nila? Tatakbo sila ng malayo. Kailangan may, ngayon, oo, may papronta. Oo, kailangan may isang elemento, kumbaga. Oo. Kumbaga, sabi nila dito, kailangan natin ng malaking taga-tanke. Oo, sandigan. Ng damage. Oo. Tignan natin, dahil nga yun, Lord, dito, papronta na sa bandang top lane, siniseta pa na ng Onic ID. At saka kung papansinin mo kasi dito, Kuya Butters, lamang talaga sa damage yung Onic ID. Talaga. Tatlong core kasi ito eh. Tatlong core. Wala tayong magagawin. Pero ang maganda dito, kay Jay, kapag may nahuli siyang isa dyan, mga ejector niya, tsaka mga ano niya, magamitin niya ng unstoppable force. Pag nakakita ka ng sirena, wag mong aabulin na isusulat yan, Philippine mythology! Oh! What was that? Actually, hindi na sa Philippine mythology yun. Kahit saan lugar mo puntaan. Sa buong mundo yun. Pag nakakita ka ng sirena, wag mong aabulin. Sa lahat pa naman na nakitang sirena dito. Masyado kang mapusok. Nako, sa lahat na nakitang sirena, si Jezebel pa! Ay, si Rossi pa nga mauli ata dito. Nabulin dragon. May sirena na, may dragon pa! Lahat ng elemento! Ng medical creatures! Ito, si Mr. Dance Floor! Mr. Dance Floor! Dance Floor! Easy lang! The Dance Floor is hot, Kuya Bauter! Alam mo naman kasi si Mr. Drian kasi, ito yung type ng tropa na biglaan na lang the dance moves eh. Biglang dodogi ng walang tunog eh. Ito yung biglang mag-wow ng walang tunog eh. Marami ka mga ganong kaibigan. At ayan, perfect si Drian dyan bilang yung coach. Kumbaga, katumba siya ng tropa mo o yung mga hindi mo kakilala na cross-overan ka sa harap mo na wala kang bola sa daan. Ganon na ganon si Drian. Kumbaga, para siyang si Mr. Jobit. Ang tropa natin si Jobit, ang pinakamagaling mag-crossover. Si Valdibolin. Sa lahat ng mga crossover players. Nga nakita mo yung mga crossover moves ni Drian, pambait yun eh. Oo naman. Pero kasi, ang nangyari dito, Kuya Butters, kahit gano'ng kadami yung mga pambait ni Kuya Drian, ang pagkakamali dito, hinabol nila yung sirena. At si Hated, getting another crucial pick off on that part. Ang hirap noon kasi lamang na lamang na yung Onic ID noon, Kuya Butters. Tatandaan mo, pwede talaga gumawa ng mga play na ganun si Hate. Kasi meron siyang Petrify. Ay, oo. Pag may Petrify ka, hindi mo kailangan humuli gamit yung Breath of the Ocean. Oo. I-Petrify mo, tapos ulti, sisid. Sisid talaga. At di ba ang Petrify, kapag nahuli ka, nagiging bato ka? Oo. So, kompleto Ricados pala. Kompleto. Malaibong Adar na pala yung galaw nung sirena. Oo naman. Kahit hindi siya ibon. Kahit isda siya. Totoo. Nako, kailangan mag-ingat ng Onic ID. Easy ka lang. Pero alam mo, in control pa rin sa mapa dito, Onic ID, Kuya Batoys, ha? Nahihirapan pa rin yung Onic PH kumuha dito kasi ang inaasahan kasi nila dito yung pick up ni Kuya Jay at saka ni Hated, eh. Alam mo, eto na. Pero alam mo pa kung anong inaantay nila dito. Ano inaantay? Yung pangalawang Lord. 21 seconds. Dito. 21 seconds. Sa laro. Tingin ko lamang pa rin yung ID dito, Kuya Butters. Lamang pa, actually, iba talaga yung damage. Tumagal na. So, pagka tumagal na, lalamang na, in theory, yung ID. Totoo. Ang hirap niyan, kasi tignan mo, si Iacno, hindi din ganun ka-damage, focus yung hero niya eh. Diba? Ang damage nila ngayon, lahat na kay Kyrie at na kay Hated din. So, ang hirap papasukin yan kasi Lancelot, meron kang kalaban na Choe. So, hindi ka rin basta, tapos meron ka pa si Sasa na talagang nasa backline, malambot din ang isang Lancelot eh. So, ngayon, Onic ID, kailangan nilang gamitin tong space na to ngayon na alam nilang takot yung Onic base, basta pumasok. Mabilis tong Lord na to, kailangan nila i-contest to. Kukunin na nila, hindi na nga na-contest eh. Naku, nahuli pa si Jay. Naku po, Jay, na-target siya dito na Wave the Dragon habang si Sans ang unang mawawala.
wala. Nice immortality para kay Jacobs. The Black Dragon form, Dragon Tail in. Nandito si Kyrie. Meron pa Phantom Execution. Punta dito ng kanyang first kill. First kill ulit. Double kill para kay Dlar. Oh no! This is looking bad para sa Team Indo. Bats ang matitira dito. Meron pa Torres sa gitna. Pero okay lang, Mr. Flawless. Kung ikaw si Mr. Dancefloor, ako si Mr. Flawless. Ako si Mr. Flawless. Sabi ni Dlar dito, getting the triple kill. Beautiful initiation. Alam mo kung ano sinabi niya papasok? Ano sinabi niya? Hoy, hoy, hoy. Gumano na siya, Min. Nako, wala na. From Mr. Flawless to Mr. Suave. Wala na sinasabi natin, Min. Yan ang nangyari, pare. Nako, ang ganda nung nangyari, pare. Biruin mo, after nung Lord take, bait lang pala yun. Yung Lord pa yung binait ng Onic PH. Oo. So, ibig sabihin, nung naghabulan na, nakita nila yung malaking dragon. Napatili yung Onic ID. Ayan na sila. Oh my God. Likas. Kaso hindi na nila kinaya. Oh my God. Another crucial pick-up na naman para sa Onic PH. Kaso, Kuya Butters, it ain't over till it's over. Kasi yung Onic ID, kung iisipin mo, because of that Lord take, well, bali, wala lang din yung dead timers. Kasi nga, nag-reset lang yung laban. At saka tatandaan mo, meron pa rin naman influence yun sa mga minions. So, ibig sabihin, nalalagay pa rin yung Onic PH dito na baka mag-solo-solo sila kasi kailangan nila i-click yung waves. Totoo. It's all about the pick-ups. It's all about the pick-ups. Para dito sa Onic PH, parang hindi kasi nila kaya ng sabayang pagbigkas talaga eh. Kanina pa ganun yung nangyayari, game 2 pa lang eh. Alam mo, yung sabayang pagbigkas na yan. Oo. Kailangan mo talaga kailangan magaling ka sa mabay. Pero kung papasinin mo dito, at yung shield immortality yung gamit ni Jay dito, probably gonna go for the Queen's Wings after. Oo. So, alam mo yun, damage reduction lang talaga. Kailangan. Sa totoo lang, Manjina, this is a low scoring game. Low scoring game. Sa totoo lang, 12-7 at this point of the match, oo, mababa to. At kung papasinin mo yung goal progression dito, it doesn't really matter at this point. Pakiramdam ko ang pinaka nag-suffer talaga dito sa ginawa nilang setup for the side of Onic ID eh si Brody. Si Sasa. Si Sasa. Pansinin mo yung ginagawa ni Sasa ngayon. Nag-queen swing siya ng second item, nag-third item, endless battle siya. Pero, yung ibang mga kasama niya, nasa fourth, fifth item na. Oo, nabitin na siya sa nabitin, gold eh. Siya nabitin. So, lahat na ng damage, hindi na kay Sasa, na kay Sans na. Kasi si Sans din yung nakakuha ng kill. At saka, mahirap pa dito, yung two main carries talaga ng side ng Onic ID, four deaths. And ang lupit kasi ng Onic PH dito, kasi kung iisipin mo, yung malakas na death sa kanila, kay Iyakno lang at saka kay Jay. Tignan mo yung deaths, oh. Wala pang death si Hated, si Dlar, at saka si Kyrie. So, yung farm nila dito, never na tumigil. Pigilan. Oh, never tumigil. Kumbaga, maximum uptime. Wow! Ganun yung nangyari. And this is the discipline na meron ngayon ng carries ng Onic PH. Kumbaga, kung pinag-uusapan natin dance floor, dance moves, hindi sila basta-basta dumadance moves. Wala. Sumasayaw lang sila kapag may tugtog na. Oh, yan na. Oh. Pero si Ethan dito, Oy! Brody! Where are you going? Pinaulan na ng tubig! Ladies and gentlemen, Hated with a beautiful pick-off. Pero tignan natin dahil dalawa ata magiging kapalit. Jay, buhay pa rin dito. Hated, solo killing Sasa. Men, ngayon lang ako nakakita na mas malakas ang tubig sa kuryente. Oo. Usually kuryente, nananaig. Usually good conductor. Oo. Oh, pero nag-miss ata sa pool ang hangin para dito kay Kyrie. And ngayon, nalilito na ang dalawang teams. Mr. Dancefloor. Iyakno, tumatangke na lang. Si Iyakno galit na. Habang si Mr. Flores nandito ka rin. Bababa. Si Drian, getting a kill. Pero eto na ata ang tunay na laban. May hila na magaganap dito. Habang si Razzy, polado na rin. Jay, with the immortality pa rin. Habang si Razzy, makakapag-knock up. Torn Rose, pasok ngayon si Kyrie dito. Makakapag-life steal. Sans, na-dodge ata dito. May dapat ng execution. Ay, Drian will take the lore. Nako, nagkahiwa-hiwalay ang Pilipinas. Indonesia taking two kills. Uy, si Mr. Dancefloor lumamang ang team Onic ID dahil sa paghiwa-hiwalay nila sa team fight Onic Philippines. Hindi nila nalaman kung sino ang main target, and this time Onic ID, eto na ata ang pang-seal the deal ng laban na to, Kuya Butters. Dinaan sila dito sa pure damage setup. Si Kyrie nandun sa may gilid. Gusto. Oh, oh, hindi pwede, hindi pwede. Iba si Drian dito. Iba. Grabe, Gushon support. Ooh. I like mainit, it. Mainit. Alam mo ginagawa niya dito? Oo. Literal na hinahanap niya lang si Jay. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng mga iba niyang kalaban. Ang pakialam niya lang, mawala yung tank. Oo.
Ito yung mga ganitong setup eh. Kumbaga sinusubukan talaga kasi dito yung offset ni Kyrie yung shadow kill. Oo. Kaso nasa kanya yung skills eh, sa totoo lang. Oo. Nasa kanya yung Thorn Rose. Nasa kanya yung Phantom Execution. Kasi mag-face out talaga siya doon at dapat talaga maka-cancel o madi-disjoint na yung shadow kill. Oo, mawawala. Ang problema, napadikit si Iyakno. At so, kapag nawawala si Iyakno o pag nawawala si Kyrie, kay Iyakno lilipat. Oo, kumbaga, baliwala. Hindi mo rin kasi basta-basta maka-counter yung shadow kill. Shadow kill nga eh. O shadow kill. Wala nga sa mapa yun eh. So, naku, Onic ID again, with this type of lineup, damage outputs are real. Namumula na si Kyrie dito sa mga Shadowblade Slaughter. This is, I think, the third lord of this matchup. At pinipigilan na lang dito ng Onic Philippines. Hated, siya ang unang namatay kanina. Kailangan mabuhay siya sa laban na to. Dahil si Razzy, the box out is real. Yung Onic ID dito, tinatarget ang bottom lane. Pero depensa pa rin para sa side ng Pilipinas. Wala ng mga minions. Wala na rin yung lord. Reset muli yung ating laro, Butters. Onic PH and Onic ID. This is going to be one hell of a series. And this is going to be one hell of a series to remember pag binalikan natin tong MPLI. Pero sino nga ba magiging memory? At sino nga ba ang dederecho na ating tournament? Walang uuwi hanggat walang nauhuling isda. Yan ang katagang sinabi ni Cesar Montano. Oo. Nung mga bata pa kayo. Tsaka happy birthday. Oo, tsaka happy birthday. Pero ang ibig sabihin lang ng sinabi ko na yon, Butters. Ano? Hindi tayo pwedeng pumasok hanggat walang napipitas. Dahil ganun yung gustong gawin dito ng dalawang teams ngayon, Kuya Butters. Disiplina mula sa Onic Indonesia. Nakita na nila yung paraan eh. Alam na nila, sabi nila, hindi tayo pwedeng manalo dito ng Royal Rumble ng sabay-sabay ng 5-on-5. Kailangan hiwa-hiwalay natin yung kalaban. Which is, iniiwasan na ng Onic Philippines. Oo, kasi ang nangyari na ngayon, 21 minutes na. Oh. Sabi-sabihin, mas late pa tayo sa late game. Ito na yung ultra late game ito na tinatawag. Ito na yung ultra late game na pero, tinatawag. Habang nangyayari lahat yan, Manjin, syempre, ang kailangan mo intindihin dyan, yung mga carry dito, yung mga core dito na side ng Onic ID, online na lahat. Wala na silang kailangan pa. Wala na silang hinahanap na iba. Wala na talaga. Tignan mo yung item dito ni Gusion. Ni Kuya Drian, may naka-winter truncheon. Oh. Meron na siyang holy crystal, tapos yung durance pa. So kahit sino dyan, mamamaga talaga pag nahuli ng mga Shadowblade Slaughter. So hindi pwedeng basta umarap dito si Kuya Jay. Lagi mong tatandaan, si Kuya Jay, meron pa siyang mask dito na hindi niya pa napapalitan. So bitin pa rin yung kanyang damage, yung kanyang defensive output. Oh, defensive output. Tama ka doon, Manjin. Napakaganda nun. Oo. Tignan mo. Tama naman. Oo, totoo naman. Kasi ang hihanapin mo na lang dyan is kung ano nga ba yung kailangan mo. Kailangan mo ba ng stealth? Oo. Kailangan mo ba ng pampabilis? Oo. Kailangan mo ba ng O-mask? Oo. Ikaw na lang bahala eh. Pero tingin ko, ano na lang eh. Benta mo na lang eh. Defensive na lang eh. O kaya damage. Feeling ko damage na lang eh. Para kay G eh. Kasi ang mangyayari kasi dito kay Butters, parang mag-e-expire na yung capability ng isang Johed, mang gangster. Kanina sobrang gangster niya, hindi basta makalapit dito si na Kuya Razzy. Oo, sa totoo lang. Oo. Alam mo, ito na yan. Kumbaga, ang Onic ID dito, sila na yung predators. Predators. Oo. At prey na dito yung Onic PH. Pero tatandaan natin na usually, ang pinapagana naman kasi ng Onic PH dito is yung teamwork nila. So, ibig sabihin, kahit nasa upper hand, yung upper hand nasa Onic ID na ngayon in terms of damage output, pagka ito si Hate, nakahanap na naman na isang magandang pick-off o si Jay makabato ng isang tamang target papunta sa team niya, oo, that could turn the tides around. Tsaka kasi kung iisipin mo yung combo dito ng Onic Philippines, no? We are angry kay Iyak, no? Tapos yung Breath of the Ocean combo. Uh-huh. Ang dami mong pwede mo. Kaso ang ginagawa kasi ng Onic ID, feeling ko na figure out na nila yun, Butters, na hindi sila pwede magdikit-dikit. Uh-huh. Kasi pag nagdikit-dikit sila, naturally carries kasi sila eh. So, naturally, yes. Yung HPs nila, squishy, malambochi. Isang ulti lang. Oo. Uh-huh. Isang ulti lang ang kailangan dito ni Hated to actually kill one person on the side of Onic ID. Pero dito, Lord na naman, kailangan na nila puntahan to. Mataas yung damage output ng Onic ID. Let's see, 40k ang buhay ng Lord na natitira dito. Jay, nako, hindi na siya ganun kakunat. Flicker is, huli niya ba si Drian dito? Pero Purify para kay Drian na dodge ata. Meanwhile, may mga Shadowblade Slaughter na mangyari doon. Winter Transfer para kay Drian. Ano yung bago na dito? Huhuli na ata siya naman ng gilid. Hated na naman.
naman! Huli kayo sa mga patubig ko! Habang ngayon, si Dlar with the knock-up, nakahuli pa si Iyak, tumala ng mga carries ngayon. Ang side ng Onic ID, si Sasa na lang ang natitira at mukhang nakapag-depensa pa ang Onic PH. Iyak nung tumatakbo na, pero may immortality siya habang si Rase papalagpa nga. Ito si Lendigoy! Double knock-up! Basa kung basa! Patubig technique mula dito kay Hate Onic Philippines taking 4 heroes sa Onic ID. Hated making the plays para sa Pilipinas. Tatandaan mo, Dilak, nandun din. Naglagay siya nung bilog dun sa may gitna. Nung natapak dun, lahat, kala mo bagong taon, tumanon lahat, pati yung crab. Nagsitalunan. Nagsitangkaran. Nagsitangkaran. Sakto, may dragon. Pambagong taon. And now, with the outplay na ginawa ng Onic Philippines dito, sila nakakuha ng fourth lord of the game. And ngayon, 20 seconds down ang ilang heroes dito ng Onic ID. Kaya ba nilang depensahan nito, Butters? Okay, so we have to take into consideration kung saan pupunta yung lord. It's 100% going to the mid lane. Ang ginawa ng Onic PH dito, kung napapansin mo, Manjin, pinuntahan nila yung mid lane, tapos bumak sila. Oh. Ang gagawin nila dito, in theory, is papapuntahin nila yung lord doon sa may shortest lane possible. Oh. So, ibig sabihin, you wouldn't take time para pumunta dun sa top, you wouldn't take time para pumunta dun sa bot, at dahil ang pinakamaikling path ay yung gitna, dun nila papapuntahin yung lord, and they will try to end things here. Nangyari na nga yung sinabi mo, Kuya Butters. Here we go. Is this it? Eto na ba ang uling alakhak? Nasa Pilipinas ba? Sino mananalo dito sa Go Onic na laban? Ayun na nga, pinatumba Jay with a pick-up. Sasa Pulado, naku, may immortality pa yan. Pero si Mr. Flores nandito na naman. Si Sans, naku, sumasayko-sayko lang. Pero nagtabi na. Eto na nga yung bawal mangyari sa side ng Indonesia. Bawal kayo magtabi-tabi. Pero sabi ni Sasa, kami din. Meron kami mga kuryente. The torment is real. Habang makunat pa rin si Bats, huli ka ngayon. Hindi pala. Mayroong side na makukuha. Drian Pulado dito. Unstoppable para kay Kyrie. Habang ngayon, si Drian, si Mr. Dancebar, niya na lang. Si Mr. Dancebar. At ang nanalo dito ay ang Go Onic! Sabi ni Iyak mo, oh, pumlashy pa nga. Tapos ang boxing, Onic Philippines will eliminate Onic Indonesia! Puso! Puso, ladies and gentlemen, yan ang pinairal ng Onic PH dito. Comeback after comeback after comeback. Yung comeback nung comeback, kinambak ng comeback. Ang daming comeback nun, Kuya Bottles. What a showing mula dito sa Onic Philippines. Sobrang commendable dito ni Hated. Ang sirena, Kuya Bottles. Lagi mong tatandaan. Sabi nga ni Glock 9, ako'y isang sirena. Oo. Ako'y hindi tutumba. At hindi nga tumumba ang Onic PH. Crucial pick-offs ang nangyari. Kung iisa-isayin natin lahat ng mga panalo ng Onic PH zone, dahil sa pagpitas nila ng mga important, important heroes sa side ng Onic ID. For Hate, yung performance nga dito, ladies and gentlemen, you have to give credit where credit is due.